Hello guys, welcome to EJ Tech Vlog, LED TV Repair Guide. So ngayon guys, meron tayong gagawin dito Samsung na 40-inch 3D LED TV. So ang problema nito guys is hindi gumagana yung remote, hindi siya yung receiver hindi gumagana. So kahit i-press mo yung remote control, wala siyang response. Ayan. So nung chanik ko yung remote, gumagana naman siya. So ayun, tinan nyo, gumagana yung kanyang remote. So ibig sabihin walang problema yung remote natin. So ngayon, ang model pala nito guys is Samsung 3D LED TV 40-inch UA40D6400UR. So yan yung model na. So simulan natin yung backlasing guys at i-troubleshoot natin. Ayan, so chinek ko yung mga voltage din. Wala namang problema yung voltage din sa connector papunta sa receiver. So okay naman siya. So chinek ko yung mga test points. So lahat yan okay. So actually, yung pinaka main supply niya. So ang ginawa ko, sa binaklas ko na rin yung receiver para ma-identify kung saan nga ba nagagawin yung problema. So yan yung model niya guys. So ginawa ko ng physical inspection, tapos tinay ko kung may problema o sunod. Wala naman akong makita. So after that, ginawa ko chinek ko yung supply dun sa receiver. Kasi pag magta-troubleshoot ka kasi guys ng remote, lagi mong intusan sa remote control syempre pag may issue yung mga infrared, tapos yung receiver nya, tapos yung power supply, tapos pag good lahat yun, saka ka pupunta sa board. So bali yung ginawa ko dito, chinek ko muna yung supply. So ano nangyari, nalaman ko na ang problema niya mismo is yung power supply. Yung supply dun sa main receiver. Ayan guys, so test muna natin yung supply ng transceiver, ng receiver. So ayan. So guys, ano? Circuit ng capacitor natin sa ground. And this paper, ito yung mag-iap ng capacitor. Alam ko madami dito. Malaki, ganun pa kalaki yun. Mabukang sakit nito. So pwede mo na, pwede na siguro to guys. So yan o, pwede na yan yung nakunin ko. Habit lang nasa. Pwede na yan. Okay, so balik na natin.
Test muna natin yung supply nyo. Ayan, so meron ng 3.3 volts yung supply, yung capacitor. So, check nyo sa tester. Okay na siya. So, testing natin guys kung okay na. Tingnan natin kung magre-react yung remote. Kung magbiblink yung LED niya. Ayan. Ayan guys, okay na. So, nag-respond na yung remote. Yung receiver dun sa remote. Ayan o. Ayan, nagbiblink na siya pag pinapress ko yung remote. Ayan, so okay na yan guys. Okay na. Testing natin. Ayan guys, so assemble na natin para matest natin na nakatayo yung unit para makita nyo lang. So, kung bago pala kayo guys dito sa aking channel ay huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe para updated kayo lagi sa mga darating ba natin video. And kung may mga questions kayo o ano mga katanungan ay mag-leave lang kayo ng comment sa comment section para mabalik lang ako kayo guys. Yun lang. Maraming salamat. Hindi natin dalawin, babo magsak. So, ito yung remote. So, power up natin. And guys. So, gumana na siya. And, so, Ayan guys, sana nakatulong yung video na ito sa inyo. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to like and subscribe para updated kayo lagi sa mga darating natin video. To God be the glory guys. Bye!